Hi guys, ngayong araw to gagawa tayo ng palitaw sa latik with munggo. Ito ang ating glutinous rice flour, bali 2.5 ito. Gagawa tayo ng dough. Lagyan natin ng tubig pa unti-unti. So alu-aluin lang natin, no? Hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. Ito na guys yung hinahanap natin, no? Bali, gumamit tayo ng 1 1/4 na tubig dito. So, pwede na natin kamayin. Mas lang natin. Ito yung hinahanap natin, no? Para siyang clay. Set aside muna natin. Ito naman yung peeling natin, no? Red bean paste. Madali lang gumawa nito. Pakuluan nyo lang na matagal dun yung blender nyo. Dyan, lagay nyo na asukal. Yun, meron na tayong peeling, no? Red bean paste or munggo. So, gagawin natin, kukuha tayo ng isang kutsarita. Bibilutin lang natin, no? Bibilugin lang natin. So, parang ganito. Gawin natin hanggang maubos yung ating paste. Ngayon naman, para sa ating dough, kuha naman tayo ng isang kutsara. Bilugin lang natin, no? Timpisa-pisahin natin sa ating mga palad. Saka natin lagay ang ating palaman. Pinch-pinch nyo lang, no? Para mag-seal siya, no? Ang importante, masara siya. Para hindi lumabas yung ating palaman. Pag sarado na, ibalik natin, no? Pisa-pisain uli natin, i-flat natin. Shape natin ang oval. Okay, mag-alala kung hindi pantay o hindi smooth ang inyong pagka-shape, no? Pag naluto yan, kikinis din yan. So, gawin natin to sa lahat ng ating dough. Nagpakulo na ako ng tubig dito. So, lagay na natin yung ating dough, no? Papalubog natin. So yan guys, kung makikita nyo may mga lumilitaw na, no? Ayan, pwede na natin siyang tawagin palitaw. So alisin na natin. So, gawin natin to sa lahat ng ating dough. So, ngayon naman, gagawa tayo ng latik. Lagay lang tayo ng kakanggata. O, ito yung unang piga natin. Huwag nating, hayaan natin kumulo. Huwag nating haluin. Kumukulo na, no? Haluin natin hanggang sa maging latik siya. Yan, okay na to. Hanguin na natin saglit. Dito sa pinaglutuan natin ng latik,
binuwasan natin ang mantika, no? Lagay natin yung ating coconut milk. Ito yung pangalawang gata. So, halu-haluin lang natin. Then, lagay natin yung ating brown sugar. Halu-haluin lang natin hanggang sa madissolve yung ating sugar. Then, maglagay tayo ng bahagyang asin. Then, lagay na natin yung ating pandan. Ito yung magpapabango sa ating palitaw. Pwede rin kayong gumamit ng langka, no? Mabango din yun. So, haluin lang natin hanggang sa kumulo. Ngayon, kumukulo na. Lagay na natin yung ating palitaw. So ngayon naman, lagay natin yung ginawa natin na latik. Halu-haluin lang natin, no? Pakuluin pa natin ang pakuluin hanggang sa makita natin yung hinahanap natin na lapotness. Yan ang mga lapot na sinasabi ko. Sigurado makakadalawang kape ka nito eh. Tara na!